Hey, so gusto ko lang magbigay ng update video sa inyo. So kung napapanood niyo yung live stream ko ng mga nakaraang araw, nabanggit ko nga na wala akong gana sa kahit anong bagay ng mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ganon. Gusto ko na din mag-sorry sa inyo sa mga nag-expect dyan na gumawa ako, gagawa ako ng mga bagong content videos, ganon. Tulad nga na sinabi ko, wala talaga akong gana sa kahit anong bagay ngayon. Yung huling content ata na ginawa ko pa noong August 20 pa. And tulad nung binanggit ko nga dun sa video ko na huling video na ginawa ko na titled na Utang, yun yung one of the main reasons kung bakit sobrang walang gana ako sa kahit anong bagay ngayon. Dumagdag pa nga dun yung parang recently nga is yung isang bagay na nilook forward ko, parang tinake away sa akin ganon, parang at the same time wala akong freedom ganon. And naririnig ko nga mula sa ibang tao na dapat okay na daw ako, like dapat ganto ganyan na ako, ikaw yung panganay, dapat okay ka na. Okay. Alam mo yun, yung parang pinipilit ka, pinipressure ka sa bagay na ayoko nagdadahilan pero hindi minamadali yun. Like, ang daling magsalita, di ba? Kasi hindi mo pa nararanasan mismo. Kaya ang daling magsalita. Kaya yun din yung ayokong isipin yun na suicidal ako ganon. Kaya yun, and madami pang dahilan na hindi ko masabi na ano, parang wala akong ganang mabuhay ganon. Again, ayokong isipin nyo na suicidal ako ganon. Yung parang ano, nabawasan yung gana kong mabuhay ganon. Ayun, tulad nga ng title ng video na to, nakakawalang gana talaga. As in, sobrang nakawalang gana ang mga tao. And nung mga nakaraang araw and linggo din, parang mas humirap yung grieving process ko. Akala ko nung una, akala ko pala sa una lang mahirap, tapos siguro after a month ganun okay na ako, yung tanggap ko na. Pero hindi, mas humirap pa recently nung tumagal nga. Hindi ko pa tanggap na wala sila. Madalas inisip ko na baka bigla na lang silang kumatok sa pinto or pwede akong magising. Ganon. And yung mga iniisip ko na scenario dati na magiging future namin ng family ko, makikipaglaro si daddy sa magiging apo niya, maabutan nila pareho yung magiging apo nila, yung mabibili ko kasi daddy ng sasakyan, yung bibiling ko si mami ng mga mamahaling bag. Eh, hindi pa din ako mag-get over sa idea na yun. Nabibigyan ko yung parents ko ng magandang bahay, magandang buhay, ganon. Ay, nang ganong kabilis lang, nawala na. Ewan ko, hindi ko din nga alam kung bakit ganto pa ako. Like, sa nangyari yan, dapat para nabaliw na ata ako. And, di naman, alam niyo naman na hindi ako maayos. Pero, kahit na graduate ako ng psychology, hindi ko maayos-ayos yung sarili ko. Ayun, tulad yung nabanggit ko, parang lumala nga recently. Basta wala akong gana sa karamihan ng mga bagay. Well, pretty much anything. And sa mga magkikritik sa akin, sa mga sabihin dyan na ba't mo sinishare, ba't mo pinapublic pa yung mga problema mo online dito sa YouTube channel mo. Yun na nga eh. Parang mas naiintindihan pa, mas nakapagpakita pa ng empathy ang mga strangers kaysa sa mga taong nakakilala sa akin mismo.
Ewan ko. Kaya siguro sabihin na natin na comfortable ako mag-share ng problem ko sa inyo. And it's not like na kumakalat naman yung mga videos ko sa thousands and millions ng tao. A few hundred people siguro makapanood na ito, ganun. Ewan ko. Kaya yun. Dito kasi mas napag-vent out ako na sabihin ko yung gusto kong sabihin. Pero of course, hindi din in full detail. Para sa privacy na din, ewan ko. Kaya, ayun, gusto kong gawin yung update video na to para alam nyo kung anong nangyari ngayon. Anong nangyari sa akin. And, ayun, kung bumalik man ako into content creation, hindi ako sure kung kailan yun. Eh, sana nandiyan pa din kayo. And, lagi ko naman sinasabi na yun lang na mahiling ko sa inyo. Like, kahit anong katagal, huwag na masyadong matagal, of course. Eh, sana nandiyan pa din kayo pag bumalik ako or regular na akong gumagawa ng content. So, siguro sa mga susunod na araw, linggo, ganun, eh, puro mga live stream mo na tayo since parang nakikip in check yung sanity ko. Nababawasan yung negative thoughts kapag nagla-live stream ako, nakipagkwentuhan ako sa inyo. And of course, maraming salamat sa lahat ng mga nandyan. Salamat lahat sa inyo. Ang laking tulong lang sa akin nung nakipagkwentuhan ako sa inyo, nasabi ko yung nararamdaman ko, ganun. And dahil nga doon, nababawasan yung negative thoughts ko. Tapos, ewan ko sa mga taong nagta-try to reach out, sa mga nagcha-chat sa akin sa messenger, sa mga nagte-text ganun, sorry kung di ako makasagot. As in, wala akong gana nga. Pati yun. As in, sa mga nakarang araw, halos nakatutok na lang ako sa phone ko, nakahiga, ganun. Ayun, sana maintindihan nyo na lang. Kasi wala akong motivation talaga ngayon. Ewan ko, siguro yun na lang naman muna siguro yung gusto kong sabihin sa ngayon. And yeah, as always, stay safe kayo mga kuya. That's gonna do it for now.